Magandang tanghali buong Pilipinas. Mula ECQ naging MC, MC, MGCQ. Mula Modified Enhanced Community Quarantine naging General Community Quarantine. Ang maraming probinsya at lungsod kasama na po ang Metro Manila. Unti-unti, dahan-dahan, hinahinay. Pero ano pong nangyari nung araw ng Sabado? Dinagsapo ang mga malls. Parang nawala. Nawala na ang katunayan na nandyan pa ang COVID-19. Wala na pong physical distancing. Wala, meron pa ngang nagtutulakan. Pag ganyan po tayo ng ganyan, lahat ay mabibigyan hindi ng ayuda, kundi ng COVID-19. Paalala lang po, Modified Enhanced Community Quarantine o General Community Quarantine pa yan, nasa ilalim pa rin po tayo ng community quarantine. Nandyan pa rin ang virus habang wala pong bakuna, habang wala pang gamot. Hindi pa rin po tayo ligtas sa COVID-19. Sabi nga ng isang nag-viral na post, at alam ko naman, kilala nyo kung sino siya, bawal lumabas. Pero kapag nag-comply ka at inayos ninyo, mag-obserba ng proper hygiene, tulang naghugas ng kamay, pagsusuot ng face mask or face shield, at pagsunod sa social distancing at iba pang health protocols, mapapa-flatten natin ang curve at yung bawal lumabas ay magiging pwede nang lumabas. Pero kung magmamatigas ang marami sa atin, marami po talaga ang magkakaroon ng COVID-19. Matutulad po tayo sa ibang mga bansa kung saan tumaas ang kaso ng COVID-19 pagkatapos i-relax sa mga restrictions at ang mga tao ay hindi na sumusunod sa mga tinakdang health standards. Sa mga mall owners, may rule po tayo. 2 square meters sa common areas of the mall ay dapat limitado po para sa isang tao lamang. Kailangan pong sundin natin to tulad ng dapat may security guards at mall employees magpapatupad po ng social distancing at pagsusuot ng face mask. Sa mga malls po na hindi sumusunod sa social distancing at crowd control, well, madali lang po yan. Ipasasara po kayo muli. Ang tanong, ano ba talagang kakayahan natin kung hindi tayo susunod sa social distancing at minimum health protocols? Ilang bang kama ang kaya nating punuin ng mga pasyente? Nasaan na ba tayo sa laban natin dito sa COVID-19? Well, patuloy pong tumaas ang numero at bantayan po natin ito. Itong numero na 12,513 cases mula May 17, 2020, tignan po natin. Talagang lolobo po yan dahil sa mga nangyayari na binabaliwala ang social distancing at iba pang mga health protocols. Sa numerong ito, eh hari nawa, dumami rin po ang mga nag-recover. Nagka 2,635 na po. At ang mga namatay, tumaas din po 824. Makikita po natin ang graph. Kaya ako po inuulit ito, tignan nyo po, pababa na yung graph ngayon. Pero pagkatapos po ng Sabado, sigurado ako, tataas po yan ang napakatarik. Dahil nga po binaliwala natin ang social distancing at iba pang health protocols. Sa mga bagong namamatay, pababa na po sana on the daily basis, no? Pero bantayan po natin yan. Ngayong nasa modified ECQ na tayo at nagmatigas ang ulo, muli po yung tataas. At yan din po ang trend ngayon sa new recoveries. Sa new recoveries, bagamat madaming gumaling po sa atin, may bahagyang pagbaba po ng mga nakalipas na araw. At siyempre po, may relasyon pa rin yan dun sa mga dami na mga bagong kaso ng COVID-19. Now, ito naman pong slide na ito, ipapakita pa rin, dahan-dahan pa rin po ang pag-akyat ng COVID-19 cases. Pero ito po, matapos ang 2 buwan ng ECQ. Kapag hindi po natin pinatupad ang social distancing, makikita nyo, ang laking tarik po ng taas niyang kurbadang yan, na ngayon po, gradual lang sana. Ngayon po, kung talaga tayo magmamatigas ng ulo, at binaliwala na natin yung mga ginagawa natin mga nakalipas na buwan, ang tanong, kakayanin ba natin kung napakadami sa atin ay magkakasakit? Totoo po, nananakot kami. Bakit po?
sa ngayon po, meron lang tayong 13,457 total bed capacity para sa mga magkakasakit. At ito naman po ay tingin ko sa Metro Manila, no? Ang isolation bed capacity natin ay 9,468 lamang. Ang ventilators natin ay 1,963 at ang ating ICU beds ay konti, 1,303 lamang. Yung isolation beds natin, yan po yung single na walang kasama sa room, pero ang ward beds natin ay 2,686 lamang. Ngayon, pag dumami po yung nagkasakit ng COVID-19, makikita nyo po, no, na talagang limitado lang ang ating mga kama sa ating mga hospital. Ang ating testing facilities sa ngayon po, 30 lamang. Bagamat, marami pa po ngayong nag-a-apply. Meron pang 109 total applicants, pero 76% po doon sa mga applicants na yon, hindi pa po sila stage 5. At meron nga po tayong mga temporary, ang tinatawag natin, ligtas COVID facilities, yung lugar kung saan pwedeng isolate na tinayo ng mga LGUs, pero ito ay hanggang 40,497 lang po ang capacity. At sa ating Huihilas One Centers, meron lang po tayong 2,908. So pag tayo po ay nagmatigas, nagpatuloy ang dagsaan sa mga pampublikong lugar at kumalat ang sakit, 12,000 na po ngayon, mahigit kumulang ang merong COVID-19. Kapag po umikli yung tinatawag na doubling time at bumalik tayo sa 2 days doubling time, ang 2 days po ng 12,000 is 24. So siguro po, sa isang linggo o dalawang linggo, mauubos na yung suma total na kama natin at sakali na po kayo ilalagay dahil mauubos na yung kama para sa mga may sakit. Ulitin ko po, para po sa atin ito, social distancing, paghuhugas ng kamay, at kung po pwede naman, manatili na muna sa bahay. Kahit ano po yan, ECQ, GCQ, MCECQ, community quarantine pa rin tayo. Tignan naman natin po ang mga ayuda na nabigay na ng pamahalaan. Ano ba ho ang sabi ng RA 11469? Ang sabi, dapat bigyan sa mahigit kumulang na 18 million na pinakadukhang Pilipino ng ayuda. Magkano? Between 5,000 to 8,000 a month at ilang buwan? 2 months. Ano na ba ho ang nabigay ng ating gobyerno? Una po, dahil ang pinag-uusapan ay 18 million po na mga beneficiaries. Meron po dyan yung DOLES COVID-19 program. Ang nabigyan na po natin, 602,722. Meron din po tayong DOLE na ACA program, abot kamay sa pagtulong, 73,352. Yung DOLES TUPAD, 299,156 beneficiaries. Meron din po tayong financial subsidy for rice farmer ng Department of Agriculture, 415,000 farmers. Sa DSWD, yung SAP, sumunod po tayo sa batas at nagbigay tayo sa 18,046,093 na pamilya. So ano pong total na nabigyan natin ng ayuda? Mas malaki po dun sa sinabi ng Kongreso na 18 million. Sa katunayan, nakabigay po tayo sa first tranche ng ayuda to 19,436,323 beneficiaries. Sa second tranche, ilan ba hong bibigyan natin? Meron po tayong 4,900 left-out beneficiaries. Ito po yung sabi na bigyan ng Presidente dahil hindi nabigyan ng lahat sa first tranche. Ibibigay na po natin yan ngayon kasabay ng second tranche. Bukod pa po doon, meron nga tayong small business wage subsidy na ibibigay natin sa 3,400,000 na katao. At, siyempre po, yung mga naninirahan sa ECQ na bibigyan pa rin natin ng SAP na mahigit kumulang ay 12 million. So ilan po mabibigyan ng ayuda? Ang sabi ng batas, 18 million. Ang mabibigyan ng ayuda sa second tranche ay 20,300,000 families. Balitang IATF naman po tayo. Sa pagpupulong po ng IATF noong Biyernes, kung saan ang inyong lingkod ay kasama at dumalo, napagkasunduan po ang mga sumusunod. Una po, inaprubahan na po ng IATF ang Omnibus Guidelines for the Implementation of
community quarantine in the Philippines as presented and revised. Pangalawa, inaprubahan ng IATF Screening and Validation Committee ang classification ng mga sumusunod base sa kanilang risk level simula ngayong araw noong May 16 po hanggang sa katapusan ng buwan May 31. Ang Cebu City at Mandawi City ay napasailalim po sa Enhanced Community Quarantine, ECQ. Tulad ng una kong nasabi, ang mga siyudad ng, sa NCR, ang Pateros, ang probinsya ng Laguna, ay mapapasailalim po sa Modified Enhanced Community Quarantine. Ang nadagdag sa MECQ ay ang Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Zambales at Angeles City. Inilabas na rin po ng IATF ang Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine in the Philippines, kung saang may kanya-kanyang guidelines ang mga lugar na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine, Modified Enhanced Community Quarantine, General Community Quarantine, at Modified General Community Quarantine. Ito nga po yung alinsunod sa unti-unti, dahan-dahan na pagbalik sa buhay normal. At ano po itong apat na ito, no? Well, ang una, ang Enhanced Community Quarantine, ito ang pagpapatupad ng mga pangsamantalang hakbang na magpapataw ng mahigpit na limitasyon sa paggalaw at transportasyon ng mga tao, kasama sa ECQ ang strict regulation of operating industries, provision of food and essential services, at heightened presence of uniformed personnel para ipatupad ang community quarantine protocols. Ang buong Luzon ay sumalalim dito at yung mga guidelines sa mga syudad na aking nabanggit kanina na under ECQ pa rin ay mananatili sa Cebu po yan at sa Mandawi. Pangalawa, ang Modified Enhanced Community Quarantine na nakapataw po ngayon sa Metro Manila. Ito ang transition phase po sa pagitan ng ECQ at GCQ kung saan yung temporary measures ay na-relax na tulad ng stringent limited movement and transportation of people. Yun nga lang po, dagsaan ang labas ng tao nung Sabado. Kinakailangan po, maski tayo nasa ECQ, strict regulation pa rin of operating industries, provision of food and essential services, at heightened presence ng ating mga uniformed personnel. Gaya nga po na aking sinabi, ang NCR at karamihan ng mga probinsya sa Central Luzon at ang probinsya ng Laguna ay nasa ilalim po ng MECQ. Simula po nung araw ng Sabado hanggang Mayo 31. Susunod ang General Community Quarantine. Ngayon po, lahat ng mga lugar sa Pilipinas na hindi nasa ilalim ng ECQ o ng MECQ, kayo po ay nasa ilalim ng GCQ. Ito ay tumutukoy sa pagpapatupad ng mga pangsamantalang mga hakbang para malimitahan ang galaw at transportasyon, regulation of operating industries, and presence of uniformed personnel para ipatupad ang mga community protocols. Panghuli ay ang Modified General Community Quarantine. Ito naman po ang transition phase sa pagitan ng GCQ at ang new normal na tinatawag, kung saan ang mga pansamantalang hakbang tulad ng limited movement and transportation, regulation of operating industries, and presence of uniformed personnel ay na-relax na. May ginawa po kaming mga infographics kung saan makikita natin ang pagkakaiba ng ECQ, MECQ, GCQ, at MGCQ. Pero sa ngayon po, ang meron lang po kami ay infographics para sa buhay GCQ na umiiral ngayon sa halos buong bansa maliban po sa siyudad ng Cebu, Mandawi, Metro Manila, karamihan ng probinsya sa Central Luzon at probinsya ng Laguna. Kasama rin po natin ngayon ay si Dr. Mingita Padilla para magbigay po ng updates naman dun sa proyekto ng pribadong sektor pagdating sa testing. Nung huli pong pag